Hi, Chess Peeps! This is Janelle and welcome back to my channel. Shoutout muna tayo sa ating mga subscribers. Una na dyan sa Mr. Romeo Baclayon Jr., Renz Rabe, dati nating estudyante sa EFPI, Justin Casas, Elvin Batad, Joselito Belandres, Orland Castillo from Bahrain, Romy Fago, no? Hello sa iyo, Romy. Ito ang dati nga nagpapasaya sa akin, no? Dale and Forrest from Valenzuela. So, hello sa inyo, sa ating mga subscribers. Maraming salamat sa patuloy na panonood ng aking mga videos. Para sa araw na to, patuloy pa rin tayo sa pag-aaral sa isa sa mga laro ng National Master Alexander Milagrosa. Alright? Hindi na ako lalayo, no? Yung pinakita ko the last time ay ang laro niya laban sa second Chinese Grandmaster na si Ye Jing Chuan. Ngayon naman, ang papakita ko ay ang laro niya laban sa ating Filipino Grandmaster, 13-time National Chess Champion at ikatlo in history na Filipino GM, walang iba kundi si Grandmaster Joey Antonio. Naglaban sila sa 2002 National Open Chess Championship. So bakit ko gusto itong pakita? Dahil ang gulo-gulo na naman ang larong ito. At ito ang very typical Coach Alex style. Gusto kong ipakita itong larong to para ma-inspire naman kayo, no? Hindi porket naglaban ng isang GM at NM ay ganun kaagad, tapos kaagad ang labanan dahil sa tinatawag nating rating at title difference. Magandang bakbakan ito at sana ay matuto kayo, no? Simulan na natin ang laro. Puti si Coach Alex dito at ang tinira niya ay ang 99% na ititira niya pag puti, yan ay walang iba kundi E4, no? C6 ngayon by Kuya Joey, ito ang tinatawag nating Karokan Defense, D4 and D5. Pet opening niya yan, no? Since siguro nung pag-GM niya in 1993, yan na talaga ang kanyang pinakapanama sa E4 opening. Gusto ko lang din magbigay ng konting background. Medyo na late si GM Joey dito sa bakbakan ito, no? 16 minutes ata siyang na late. At medyo may konting psychological factor yon dahil nung naglaro silang dalawa, biniblitz ng ni Kuya Joey ang kanyang mga tira. Ibig sabihin, parang gusto niya ipakita na alam niya ang bawat linya dito sa Karokan Defense. Anyway, diretso na tayo sa laro. Ang tinira dito ni Coach Alex ay E5. Ito ang tinatawag nating advanced variation sa Karokan. So, ang tinira ni Kuya Joey, Bishop F5, which is very typical sa Karokan because, syempre, gusto mong lumarga ang Bishop dito sa F5 diagonal, no? Para hindi maipit yung light squared bishop niyan. And actually, sa Karokan, yan talaga ang typical move, no? So, tinira ni Coach Alex dito ay knight to c3. Itong knight c3 ay sideline. Pero makikita nyo mamaya anong pinaka-purpose niya, no? Knight c3, tumira ng e6 ang black. At ito ang favorite na gawin ni Coach Alex, no? Pag siya ang puti, gusto niya bakbakan ka agad. And that is g4. This is a very nice setup. Dahil ang idea nitong g4 na to, although parang inaangat mo kaagad yung kingside pawns mo dito, atakihan nga agad, no? Yan ang mga favorite ni Coach. Kasi pag tira ng bishop to g6, which is what happened in the game, ang pinaka-idea is ipitin niya ang light squared bishop niya, no? And that is mga h4, h5. Yan ang pinaka-idea dyan. Pero bago mag h4, tumira muna ng knight g2 si Coach. No, ito knight g2, pupunta yan sa knight f4, saka maya-maya, no, pag may chance, h4. And kapag kung sakali isave ng mga h6, kakainin ang bishop sa g6. Masisira naman ang pawn structure ng black. No? So anyway, ang tinira dito ng item, knight e7, knight f4, true enough, ganyan ang tinira ni NM Milagrosa. c5, basag sa center. Kinain, d takes c5. At dito, no, ang piniling knight na pumunta sa c6 ay itong knight na ito sa e7. No? Knight e6 ang tinira ni Kuya Joey dahil itong knight na ito probably pwedeng tumulong yan dito sa kabila, knight d7, at labas ka agad ang bishop, may capture ka agad sa c5. Okay? So, ang ganda, no, sa Karokan, ganun din pala, ang idea is, itong knight dito sa g8 ay pwedeng pumunta sa e7 at saka c6. So, takes imagination, no, dahil kingside knight yan, pero nakapunta bigla sa queenside. Anyway, tumira dito si Coach Alex ng h4. Katulad na nabanggit ko kanina, papasikipin niya ang buhay nitong light squared bishop ng item. So, after h4, queen to c7 ang tinira ng item.
Bishop G2 by Coach Alex, pinakain ng pawn, Queen takes E5 check, at King F1. No? So, yun ang pinaka-idea ng Bishop G2 niya para maka, kahit pa paano, maka-shelter yung king sa king side, King F1, kahit na hindi nakapag-castle. Anyway, after King F1, kinain lang ni Kuya Joey, Bishop takes C5. And so, tumira ng H5 si Coach Alex dito para matrap ang light squared bishop on G6. So, walang choice, pumunta sa Bishop E4. At alam nyo, ang tinira dito ni Coach Alex ay F3. Bakit F3? Dahil trap ang light squared bishop. Kaya lang, no, gusto ko lang magbigay ng konting background dito sa position na ito. Alam nyo ba, a year ago, bago mangyari itong larong ito, nailaban na rin to ni Shirov at Bariyev. At alam nyo, ganitong-ganto, eksaktong position na ito ang nangyari. At sa unang tingin, parang oops, talo ka agad ang itim dito dahil kulong ka agad ang kanyang light squared bishop. No? Gusto ko mag-isip kayo dito, anong magandang gawin ng itim? 5 seconds po, kung sa inyo mapupunta ang position na ito, re-resign ka ba kaagad dyan porkit nakulong ang iyong bishop? O meron pang mas magandang gawin for black? Okay? So, 5 seconds po. Sana po may nakakuha, no? This is a positional move and that is F5. Good move yan. Bakit? Kusang loob po pinapakain ang one piece. Bakit? In exchange of these two central pawns, no? May alalay pa sa E6. And at the same time, may chance tayo mag-castle and nakatutok ang pyesa kaagad sa king ng puti, which is another factor kung bakit maganda rin ang position ng itim dito. Alright? So, probably after F3, hindi na-expect siguro ni coach na papakain lang, no? F5, good move, F5. After F5, hindi yan kinain dahil nga sa pinakita kong variation kanina na kapag kinain, may mga castle lang. So, ang ginawa dito ni Coach Alex after F5, knight CE2, he tried to retain more pieces. Nag-castle si Kuya Joey. Nagwala na lang si Coach, G5, para kahit papano may gulo-gulo dito sa king side ng kalaban, no? So, G5, D4 ngayon, rook to H3, no? Yan ang mga typical Coach Alex moves. Kahit na hindi ganun ka-clear, basta parang may konting kiliti sa king side o kiliti sa kalaban, ay larga na, ganyan ang ititira niya, no? Rook H3. Knight A6 ngayon by Kuya Joey, another nice move. Nag-rook G3 si Coach Alex dito. At dito, ang tinira ni Kuya Joey ay knight to C7. Although, maganda na rin sana ang idea ay to play knight AB4, no? Kasi may atake ka agad sa C2, tsaka pwede ka agad makacentralize. No? After knight AB4, ang ganda-ganda na ng itim dito. And I think, ang hirap ng depensahan ng posisyon ng white. Anyway, ang pinili ni Kuya Joey is knight to C7. After knight to C7, bishop H3 by Coach Alex, bishop to D5, inatras ang bishop. At dito, no, nakakatuwa rin kasi although mahirap na talaga ang position ng puti, may ginawang pang psychological move si Coach Alex dito. Tignan natin kung sino makakatira nito, no? White to move. Although hindi naman talaga to 100% na mag-work, pero may psychological factor itong move na ito. Bibigyan ko kayo ng 3 seconds para maghanap ng konting kiliti sa position ng itim. Okay? So, go! Alright! Mayroong knight to G6. So, after knight G6, ang pinaka-idea niyan, kapag kinain ng HG6, goodbye, queen. Bigla siyang natrap, no? Di maka-atras, kain, di makapunta doon dahil may D5. So, after knight G6, umatras ng queen. Pumunta sa queen to D6. Siyempre, no? Pinakain ng rook. Wala naman choice. Knight F8, rook F8, and F4. So, kung mapapansin natin dito, exchange down ang itim. Kaya lang, lintik naman ang bishop, ang lalakas, oh. Tapos, naka-centralize ang mga pyesa, no? Tapos, ang king ng puti, no, which is itong king sa F1, ay medyo delikadings ang position. So, if we are going to be objective here, ang ganda-ganda ng position ng itim, siya ay lamang, no? Tignan natin kung paano nag-develop ang laro. Tumira ng bishop E4 si Kuya Joey dito. A3, A5, bishop G2 at queen D5. So, okay ang mga tira ni Kuya Joey dito. Centralize muna. Premas, inaayos ang gitna. Bishop to D2. Center na naman, rook to D8 para may influensya dyan. Knight to C1, E5. Bomba ngayon sa gitna. Sabay knight to D3.
Knight D3, kinain, Bishop takes G2, Rook G2 at E4. So kita niyo yan, dalawang central pawn, very threatening na ang datingan niyan. After E4, kinain, Knight takes C5, Queen takes C5 at Rook C1. Okay, pause tayo medyo dito sa position na ito. Gusto ko magbigay ng konting background. Parehas na sila dyan, panic time. Okay? Actually, mas panic time dito si Coach Alex dahil ang kanyang oras ay 4 minutes na lamang at si Kuya Joey ay mga nasa 12 minutes pa. Pero during some critical positions, parehas bumaba ng bumaba yun hanggang napunta sila into seconds na lamang po. So medyo mababa ang oras ng parehas na players dito. No? After Rook C1, Knight D5, another centralizing move. At syempre, hindi mag-aantay ng kamatayan si Coach. He will try to play actively. Ang tinira niya dito ay C4. No? Para kahit pa paano madistorbo ang knight. No? Ang blunder dito ni Kuya Joey ay tumalon kaagad siya ng Knight E3 check. No? Supposedly, ang mas magandang tira dyan ay kainin ng pawn, DC3. Dahil ang pinaka-idea, no? Hindi pwedeng kumain ng Bishop C3 dahil may Knight E3 check, no? Tuhog ang King at ang Queen sa D1. Pag tumira naman ng Rook C3, syempre hindi rin yan maganda dahil may Knight may Knight C3 din. Pag tumira rin ng BC3, may Knight E3 check din. So, ang daming threats ng itim dito. So, kinain na lang sana, no? Para mas lalong magbukas ang daanan sa pwersa ng White. Ang ginawa ni Kuya Joey, masyado siya nagmadali. Balikan natin, after C4, nag-Knight E3 check. So, after Knight E3 check, kinain, Bishop E3, DE3, sabay Queen B3 ngayon. So, medyo nabuhay-buhay, ano? Lumuwag-luwag ang posisyon ng puti. After Queen B3, ito na, no? Dito na papasok ang mga useful tips sa chess. Kadalasan, ang blunder comes with pairs, no? Dalawa yan. At dito na blunder ulit si Kuya Joey, pinakain niya ang pawn with E2 check. Dahil gusto niyang magkabukasan kaagad sa center, pero hindi na necessary yan. Kasi kinain lamang ni Coach Alex, rook takes E2, sabay pagsalaksak ng rook sa D3, kain na naman yung pawn sa B7. Queen takes B7, sumalaksak ang knight, no? Knight D4 para centralized, may mga threat, knight D4, knight F3. Kaya lang, syempre, atras ba natin ang rook dyan? Eh, check muna tayo, no? May queen B8 check si Coach Alex dito, king F7, at after queen, B7 check. Hindi na bumalik si Kuya Joey sa king G8 dahil may mga G6 rin, no? Ang tinira niya ay king to E8. Bibigyan ko kayo dito ng 5 seconds to think ano ang winning move ng white, no? Kaya niya yan. Yep, may rook E4 check. So after rook E4 check, kinain FE4, queen E4 check, tagpas ang rook sa D3. So good for resignation na ito dahil after king F7, queen takes D3. Queen D6, may konting threat sa F4, depensa lang. Queen na E4, Knight B3, Queen F5 check, at pag-atras ng King sa G8, Rook E1, no? Threatening checkmate sa E8. Dito, nag-resign na ang ating 13-time National Chess Champion, Grandmaster Joey Antonio. So, what a nice game. Siso ang labanan, pero more on ano to, palakasan ng loob, at kung sino ang mas kayang, alam mo yun, mag-control ng kanilang nerves during panic time. And dito pinakita rin ni Coach Alex na very much preferred niya ang mga magugulong position. So, sana po ay nag-enjoy kayo dito sa bakbakan ng ating dalawang Pinoy chess legends, no? Joey Antonio and Alex Milagrosa. So, see you again next time. Maraming salamat po.